Hello, hello mga kabayan! Kumusta? Kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa ating panibagong video na naman. Sa ngayon, gagawa tayo ng drawing kasi kailangan natin drawingin muna bago natin estimatein. May nagpapa-estimate kasi na rope trusses, steel trusses yun. Kaya bago tayo bumili ng material is kailangan estimatein muna natin kung ilan yung magagamit na purlins, mga angle bar, welding rod, yan. Yung mga metal primer. Kaya drawingin muna natin dito. Kahit ano lang sa kalendaryo lang. Tapos malinis naman yung likod dito tayo sa likod mag-drawing. Ayun. Pakisamahan niyo na lang ako sa bidyong ito. Yan mga kabayan, kailangan natin i-skill natin yung drawing natin. Kasi sa scale, malalaman natin yung exact na measurement. Halimbawa, 1:100 dito. Yung bawat 1 meter, yan ay 1 centimeters dito. Gagawin natin 1:50 para 2 centimeters yung value niya. Yan, yung scale natin ay 1:50. Excuse me. Yung length ng gagawin natin ay nasa 6 meters yun. Kaya magiging 12 centimeters yan. Ito yung 6 meters. Tapos yung width niya ay 3 meters yun. Kaya dito sa scale 1:50 magiging 6 centimeters na lang yan. Bawat 2 sentimetro ay 1 metro yan. Excuse me. Yan. Yan yung floor area natin. 3 by 6. Bali 18 square meter yan. Yan yung floor area natin. Ngayon, yung bubong natin, yung trusses natin ay mas malapad siyempre sa floor area. Gagawin natin ay magbubulada tayo ng 0.75 centimeter. Pati rin doon sa kabila, sa dulo, 0.75. Dito rin sa dulo, paikot yan, 0.75 yung bulada natin. Kaya mag-a-add to ng 1.5 meters bawat ano niya, perimeter. Katulad nito, yung width natin, yung floor area is 3 meters lang pero magiging 4.5 yan. Magiging 4.5 na kasi 0.75 yung bawat bulada. Ang total niyan ay 4.5 na. Tapos yung length niya, imbis na 6 meters lang plus 1.5, magiging 7.5 na yan. Yan na yung kabuuan ng roof area na yan, yung sa labas. Ngayon hatiin natin para sa trusses naman. Yan yung magiging full truss natin kasi half rope to eh. Sabi pa ng ano, cuatro aguas yan sa English, half rope. Ito yung diagonal truss. Apat yan diagonal truss. Ito yung full truss to, dalawang seat yan. Tapos ito yung half truss. At dito naman sa mga corner, ito yung diagonal truss. Apat na seat yan. Yan, malalaman natin kung ilan yung sukat yan kasi naka-scale 1:50 tayo. Bawat 2 centimeters, 1 meter yan. Ngayon,
ano natin, unahin natin yung full truss. Ganito yan, buo siya, ganyan yung full truss. Drawingin din natin yung half truss para malaman din ninyo. Yung half truss, ito yan, kalahati lang. Tapos itong diagonal truss, kalahati din yan, pero different siya sa length niya. Mas mahaba siya kasi nasa corner siya, mga diagonal siya. Mas mahaba siya kumpara sa half truss. Yan, malalaman natin kung ilan talaga yung sukat yan dahil naka-scale 1:50 tayo. Kung hindi natin i-scale one, i-scaling yung drawing natin, hindi natin malaman kung ilan talagang accurate value ng measurement dito. Ito, naka-scale 1:50, kaya bawat 2 centimeters, 1 meter, yan o, 2.40. Malalaman natin yung accurate na sukat. Itong diagonal, hindi natin malaman yan kung hindi naka-scale. Ang nangyari dito, 3.25. Yan, ganyan. Ganyan lang kung mag-estimate kasi hindi naman tayo engineer. Iba yung procedure nila. Mas mabibili sila. Sa akin, step by step lang to kasi hindi naman tayo engineer. Pero na sisiguro ko na 100% sure, sigurado yan. Yan ang nangyari, 35 meters. I-divide natin yan sa 6 meters kasi bawat length ng angle bar 6 meters. Bali, nagiging 6 lengths yung bottom cord pa lang natin yan. Yung bottom cord, bali, 6 lengths yan. Yan ang lumabas sa estimate natin. Ngayon, isusunod natin yung rafter naman. Kasi yung rafter, ito yan yung bottom cord. Ang rafter, ito yung diagonal niya. Tapos na tayo sa bottom cord. Ito na tayo sa ano na, sa rafter na tayo. Ngayon, drawingin din natin yung exact na scale 1:50 para malaman din natin yung diagonal niya na rafter. Kasi hindi natin malalaman yan kung hindi natin drawingin. Tulad nito, ito yung bottom cord. 4.5 meters yan. Tapos yung height natin sa gitna, yung king post, ginawa ko lang na 50 centimeters. Yan, malalaman natin yung diagonal niya, yung rafter niya. Kasi susukatin natin ganito. Bawat 2 meters, 2 centimeters, 1 meter. Yan, lumabas 2.40. Yan, kung hindi natin i-scale, hindi natin malalaman yan. Bali, ganito rin yung mangyayari sa half truss kasi parehas ang angle nila. Parehas yung haba nila. Pero kalahati lang siya. Yung full truss, alam na natin yung rafter niya is 2.40. Ngayon, yung half truss, ganun din yan kasi parehas ang angle nila. Parehas yan, 2.40. Maliban lang sa diagonal truss kasi yung diagonal truss mas mahaba yung bottom cord niya. Saka yung inclination niya medyo mababa. Katulad nito, malalaman natin kung ilan talaga yung sukat. Yan. Bawat 2 sentimetro, 1 meter. Yan, 3.40. 3.4, bali, nag-diferensya siya sa half truss na 1 meter. Kasi yung half truss natin, saka full truss, yung rafter niya ay 2.40. Samantala itong diagonal truss ay 3.40. Bali, 1 meter yung diferensya nila. Yan, alam na natin. 50 tall. Bali, 5 length ang nangyari. Susunod natin yung mga
mga ano naman yung mga braces niya. Ito yung king post, queen post, mga minor post. Yung mga king post saka minor post, queen post, ginawa ko ng tag half centimeters para half meter. Lahat inano ko na lang ng half meter para ano na, madali na estimatein. Kaya ang nangyari, dahil sa 19 sila na piraso, ang nangyari magiging ano yan, ihatiin pa rin natin kasi half meter lang naman bawat isa, magiging 4 length yan. Kasama na yung mga braces yan. Yan, alam na natin na may allowance tayo na kukunti. Kahit ano lang yan, hindi accurate, pero alam natin na hindi tayo magkukulang sa materialis. Kahit mag-allowance pa tayo ng isang piraso, alam din natin na may paggagamitan natin yung allowance natin. Kasi inano natin yan, step by step talaga. Hindi basta-basta lang na sinukat natin na mata-mata lang. Naka-skill yan. Ngayon, dito na tayo sa mga far lens naman. Yung rafter niya ay 2.40. I-divide lang natin sa 5 para 60 centimeters yung bawat ano niya, bawat spacing ng rafter ay far lens. Tapos na tayo sa ano, rafter na tayo, ay far lens na tayo ngayon. Yan, malalaman din natin kung ilan talagang sukat bawat isang far lens. Ganun din yung length ng far lens pag bumili tayo ay 6 meters bawat isang length. Kaya di-divide natin sa 6 meters yan kung ilan yung total niya. Yan, si Parlins. Si Parlins na tayo. Ito malalaman natin kung ilan. Yan, bali naging ano na yan. Bali maging 15 meters yan, dalawa. Ito rin, ilan to? Ayan, ita times 2 lang natin kasi dalawa, magkabilaan. Ayan, times 2 rin. Ganun din dito sa pinakataas na niya. Yan ang sukat niya sa haba. Ngayon dito naman tayo sa mga gilid. Maging 4.5 to, magiging 9 kasi dalawa. Maging 7 kasi dalawa rin. Times 2 rin, magiging 5. Tray na lang yung sa dulo, gawin na lang natin yan 1.5. yan, addition lang natin, addition lang tayo, addition lang yan lahat. Yung total nya i-divide lang natin ng 6 meters kasi bawat length ng ano, pagbili ng far lens ay 6 meters bawat length. Bali, ang nangyari dito, thirteen length na yung ano natin, si far lens. Ah, 16 pala, 16. Hindi ko nakita. Ngayon, maglalagay pa tayo ng
Ang kulang lang dito yung flat bar pala. 13 lengths yung sipar lens, 16 lengths yung angle bar. Dito maglagay tayo ng flat bar para sa mga ridge roll yan, mga fixed screwhan ng ridge roll. Bali ang mangyari dito ay nasukat din natin yan, kulang yung apat, kaya ginawa ko na lang na 5 lengths, pero may sobra na yan. Hindi naman tayo makabili ng apat kalahati, kundi 5 na lang yan, flat bar. Yan lang yan. May 7.5 na yung length niya. Yung width naman niya ay 4.5 meters. Yan lang tayo mag-estimate, mga kabayan. Medyo magulo nga, pero accurate yan. Sigurado ako na eksakto yung ano ko, sukat. Alam ko na may allowance yan, at alam natin na hindi magkukulang yan. Kaya ganyan lang ako mag-estimate. Hindi to professional na estimate, kasi yung mga engineer mabilis dyan, ako napakabagal. Pero sigurado yan. Kaya pagpasensyahan nyo na lang yung estimate ko, kung ganyan lang ako mag-estimate. Maraming salamat sa panonood.